Hello, ako si Doc Drew, isa akong neurosurgeon in training at ngayong araw magre-react tayo sa Iron Crutch Kung Fu. Game. Bricks. Practicing for 10 years. Bakit? Okay. Okay, first question ko doon, bakit nila ginagawa yun? No disrespect doon sa martial art or whatever it represents yung kanilang ginagawa. I'm speaking from a medical point of view, medical and surgical point of view, and more specifically as a urologist. So, yung ginagawa nila, nagpapatadyak sila directly doon sa groin area. Yung mga pwedeng tamaan sa groin area, 1, yung bayag, 2, yung penis, titi, 3, yung perineum, tas yung puwet. So kahit anong matamaan doon, ay pwedeng ma-injure. So yung bayag, pwede siyang mabasag, yung penis, pwede siyang mabali. Meron akong video about penile fracture. Tapos pag tinamaan mo yung perineum, yung ilalim, yung in-between, yung bayag at yung butas ng puwet, doon kasi dumadalo yung urethra. So any trauma doon, pwede magkaroon ng tinatawag na urethral stricture or paninikip. Sabi dito, 10 years na niyang pinapractice yun at surprisingly, walang nangyayari sa kanya. That's a good thing. Hindi naman natin gusto na may mangyayari sa kanya pero konting trauma lang kasi doon sa area na yun, doon sa perineum, pwede nang magkaroon ng masamang-masamang effect doon. Ano ba mangyayari pag stricture? Maninikip yung daloy ng ihi mo. Pag hindi ka makaihi, susubukan na lagyan ka ng catheter. Kapag hindi ka nalagyan ng catheter, bubutas doon sa tiyan mo para doon maglagay ng catheter. Tawag namin doon, suprapubic cystostomy. Okay, tuloy muna. It has many practitioners. Log naman. Okay. Yung repeated striking of an area of your body, wala akong logical, medical, or surgical explanation kung bakit mo siya gagawin. To strengthen it? Pero hindi kasi siya tulad ng pagbubuhat ng weights na pag nagbuhat ka, mag-hypertrophy yung muscle, after repeated training, lalakas. Iba ng forma. Eh yung ganito na tinatamaan mo siya na tinatamaan, ang mga pwede mangyari, magpasa, magdugo, mabugbog. Siguro, ang matitrain ay yung tolerance mo to pain. Baka meron silang paliwanag pero hindi ko maisip from a medical standpoint. Sabayan. Oh. Curious ako. What are you preparing for? Ano yung pinaghahandaan mo? Na matadyakan sa bayag? Pwedeng, it's a show of discipline, prowess, and yun nga, whatever this represents. Medical and surgical standpoint, yung ganitong practice, I do not recommend. Deny. Ang makukuha mo dyan, pain, injury, and long-term effects such as urethral stricture na isa sa mga pinakamasalimuot na sakit sa daluyan ng ihi. Dahil yung operasyon ng urethral stricture ay komplikado at mabigat para sa parte ng pasyente. Bukod sa meron kang suprapubic cystostomy, meron kang tubo na nakalabas sa tiyan mo, iiwan yung buong penis, yung titi. Bubuklatin, hahanapin yung paninikip, puputulin yun, pagkakabitin, tas lalagyan ng catheter. Mukhang simple isipin, pero masalimuot yung paggaling nun. Isipin mo lang, meron kang nakatusok sa tiyan mo at meron ka pang catheter sa titi mo. At yung success rate, gumaganda na. Pero still, in general, hindi pa rin siya ganun kaganda. Salamat sa panonood. Ako si Doc Drew, neurosurgeon on duty. Like, subscribe, and share.